Congratulations, anak ka. Yan, dyan ako nag-college. I know, ma. Kaya dyan nga ako nag-apply. Sabi ko na nga ba, I'm sure, napasok ka dito. Wow. Thanks, Dad. Ang galing-galing talaga ng bebe ko. Ang talitalino. Balita ko, mahirap daw pumasok na sa college yan. Pero yan, no offense, ha. Ma, pag-college na ba ako, mayaya pa rin ako? Ibig mong sabihin, si Santi na ako? Yeah, hindi ganun yung ibig kong sabihin. Siyempre, anak. Wala na siya. Paano yung bodyguards ko? That's non-negotiable. Dad! Your dad is right. That is for your own safety. Kung magpulis na lang ako, like kuya, at least I can protect myself and I can protect you. That's a good idea. Gusto mo, ako magbabantay sa'yo sa college para walang makalapit na ano, na mga... kidnappers. At manliligaw. Iha! Huwag na huwag kang magpapaloko dyan sa mga lalaki. Tatanda... Sir. Rachel, kapag ako nakabalita na merong nanliligaw sa'yo, ako mismo ang pupunta sa eskwela mo. Dad, hindi ako magpapaligaw. Focus muna ako sa studies ko. Rachel, are you sure you don't really want to take up business management? Oo nga. Akala ko, sinabi mo sa amin before that you wanted to study at the Conservatory of Music. Naisip ko lang po kasi, since kuya is in the police force, sino asikaso ng business natin? Tama-tama. Pag nag-retire kami ng mami mo, isa yun yung business. Basta parts, magpagaling ka na lang kaagad. Salamat. Ah, Glenn! Wala. La, ano yung dala niya? Mga damit mo. Bigay ng nurse. Bra. Mel. Lola, may Paloma ho yan eh. Sayang, hindi ko nakilala si Paloma. Nakula, sobrang ganda po ni Paloma. Pero pinahirapan po ako nun eh. Muntikan ko na ho siyang mahuli. Ikaw ah, alam mo pala, hindi mo man lang sinabi sa akin. Na, pasensya ho talaga. Kasi ho, nung gabing pumunta ako sa inyo, doon ko ho nalaman na nagpanggap na babae si Cardo at ipain yung sarili niya sa mga sindikato. Para ho, maligtas niya si Carmen at yung ibang babae. Lola, nung nakita ko ho kayo kung gaano kayo mag-alala, sobrang gustong-gusto ko pong sabihin. Pero bilang pulis ho, Lola, kailangan kong respetuhin yung misyon ni Cardo. Pards, salamat ah. Hindi mo na pinag-alala sila, Lola. Lola, pasensya na ho talaga. Naintindihan ko naman. Parte ng trabaho ninyo. Glenn, kape mo. Salamat, sir. Glenn, paano nga naman makakatulong dun sa paghahanap sa bumaril kay Cardo? Sir, may witness naman ho eh. Si Carmen, nakita niya kung sino yung bumaril kay Cardo. Eh, di ba hindi naman masyado namukhaan ng witness? Siyempre ho, sir. Ang daming kong pinagdaanan ni Carmen. Na-trauma yun. Pero sigurado ako, pag nahimasmasan yun, maaalala niya kung sino yung bumaril kay Cardo. Pero Glenn, ha? Pag kailangan ng bodyguard ni Carmen, ngayon ho, Carmen naman. Oh. Di ba Paloma ho kayo? Nabighani kayo, di ba? Alam niyo, sir, mag-ronda na lang tayo. Major, ang ginagawa mo? Ayan pa po. Adi nagbabantay po sa inyo. Kasi po, baka bumalik po yung taong bumaril sa inyo. Halika nga rito. Yop, hindi mo naman kailangan gawin yan eh. May nagbabantay sa akin dyan sa labas. Ay, naku. Mag-isa lang po siya. Kailangan niya po ng rest back. Sabi sa akin, Lola Flora, ang tapang-tapang mo daw nung wala ako. O daw nagpapalakas ang loob nila. Oo naman po. Kaso nga lang po, kunyari lang. Ha? Kasi po, nag-aalala din po ako sa inyo. Ayoko po kasi mawala ng tatay. Tatay? Opo. Di ba po parang tatay ko na rin po kayo?
namimiss kita. Ako rin po. Namiss ko po kayo. Ayahan mo. Nagaling na pagaling ko. Babawi ako sa inyong lahat. Talaga po? Mamamasyal tayo. Sige po ah. Mamamasyal po tayo ah. Siyempre, kasama ako. Tulungan ko si Cardo. Pero siguro pag nakita ko siya ulit, mamumukaan ko na siya. Mr. Tang, what if they find evidences that will lead them to you? No, Lily. Si Olga lang nakakaalam ang involvement ko sa bidding. That secret died with her. But another one of your businesses has just been foiled. Marami tayo ibang negosyo. Okay pa naman yung negosyo ni Nita Mas, di ba? Well, at least, that's what he makes it appear to me. Anong ibig mong sabihin, sir? He gave me my share. It's bigger than usual. Sigurado ba kayo, sir, na patas ang binibigay niya sa inyo? If Thomas nothing is certain. Kaya, kailangan natin siya maunahan kay Diego. He is the only one who can tell us all of Thomas's secrets. What about Dalisay, sir? I'm sure when he recovers, he will try to hunt down the man who shot him. Like Carmen. Wala rin siya nakita. So he won't be coming after me. Pero marami na ring atraso sa akin yun. So I'll be going after him. Ayan na. Oh. Inuumpisahan na ni Tomas na idamay si Rachel sa negosyo niyo. Ikaw naman kasi. Pagkakataon ka na nang nailayo yung anak mo. Pero naduwag ka. Alam mo, Sita, hindi magagawa ni Tomas yun sa anak namin. Dahil babae, ganun, kaya hindi idadamay. Hindi nga ba ikaw din? Idinadamay ka't gusto ng tatay mo makialam ka sa negosyo ninyo. Ibang klase yun. Pareho din yun. Pareho naman ang utak ni daddy mo at saka ni Tomas. Hindi nga ba kaya nga sila magkasundo? Ang pagkakaiba lang, tinanggihan mo. Inuulit ka, Sita, hindi yung gagawin ni Tomas kay Rachel. Darating din yung panahon. Sasabihin din ni Tomas yung tungkol dyan. O kaya, si Rachel mismo makakadiskubre. Makakatakot yun. Baka maging okay lang yun kay Rachel. Uy, hindi ah. Imposible yun. Kilala ko ang anak ko. Meron pang mas malala dun eh. Ano? Masakit para sa isang anak na malaman niya na yung kanyang mga magulang na nirespeto at minahal. Mga hudlong pala. Okay na rin yan, di ba? Hanga sa'yo si Carmen sa pag-grade mo sa kasa. Joaquin, di ko ba sasagutin yan? Ligtas na si Carmen. Tapos na ang kasong to. Siguro dapat makinig ka sa daddy mo. Mag-focus ka na sa paghahanap kay Diego. Oo nga, Joaquin. Para hindi ka na lalo mabadya sa daddy mo. Alam nyo, kahit anong gawin kong tama, lagi pa din niya ako napupuna. Ano magagawa ko kung hindi ko mahanap si Diego? Eh, hindi naman tumitigil yung mga taon sa paghahanap sa kanya. Nagmamarunong na naman kayo? Thank you.
Bago yung baril mo. Andahan! Nakasan mo tayo. Oo nga eh. Tara na. Pinatawagan kita kung sinasagot ang mga tawag ko. Ano ba to? Hindi na ba tayo mag-uusap? How's Carmen? I'm sure she's fine. Talagi siya nasa tabi mo eh. While si Diego running freely around the metro at napatay niya dalawang magaling na tao ko! I have no idea. Anong nangyari? Saan nangyari yung kwento? Why do you ask me? Ha? Ikaw ang police. You tell me. Why do you always make me sound like it's my fault? Bakit hindi ba? I made a mistake once, pero hindi ka na tumigil sa paninisi sa akin. Well, the truth is that ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakaproblema kay Diego. Dahil ikaw ang gumawa ng paraan para makatakas siya at makabalik sa akin yung hayop na yan. Ikaw ang may kasalanan! Ah! Hayop ka! Stop! Stop! Wala ka respeto! Tanggalin yung sarap ko. Alis mo yan! Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Alam ko po, sa tungkulin kong ito, manganganib ulit ang buhay ko. Pero sana po, lagi niyo pa rin po akong protektahan. Salamat po. Dinugtungan niyo pa ulit ang buhay ko para patuloy ko pong makasama ang aking pamilya. Salamat din sa impormasyon. Ilang beses nyo na po akong niligtas sa kapahamakan. Kaya po'y pinangangako ko sa inyo na hindi ko sasayangin ng pagkakataong ibinigay nyo sa akin para patuloy na makapaglingkod sa inyo at makapagligtas pa ng maraming tao. Breakfast ng mami mo. Joaquin! Ay, naku, Sita. Hindi ko na alam kung paano aayusin ang away ni Joaquin at ni Tomas. Lumalala na nga ang sitwasyon eh. May pinatay na naman si Diego ng tauhan niya, di ba? Eh, nahunting siya. Natural lang nalalaban yun. Mag-iisip yun kung paano maghiganti. Ikaw, paano ka lalaban?
Bigger problems to worry about. I know! Si Diego! Alam ko yun, Tomas. Pero hindi ba mas makakabuti kung hayaan na lang natin siya? Hayaan na lang natin si Diego! What? Tatalikuran natin ang problema? Hayaan si Diego! Is that your solution? Hayaan? Ang point ko, Tomas, baka lalong lumala ang sitwasyon kung hanapin natin yung Diegong yan. Para yung sugat eh, na imbis na gumaling, lalong lumalala dahil laging ginagalaw. Let's just leave him be. And maybe he will leave us be. Hindi mo kalala si Diego. Alam ko kung paano siya mag-isip. Alam ko kung paano siya gumalaw. Naghihintay lang yan ang tamang pagkakataon. At kapag nakuha niya, gagamitin niya yan. Di niyo ako may isang magamat, Tomas at Joaquin. Bago niyo ako mapatay, sisiguraduhin ko na tutugising kayo na parang mga hayop. Saan ba daan mo? Ayaw nga pala, girl. Saan nga pala si Eling? Dinala ko kaninang umaga. Mukhang okay naman, pero tahimik. Halos hindi nagsasalita. Okay ba yun? Ikaw ba namang ikulong ng ilang linggo sa kasa? Tapos muli pang ibenta? Na-trauma siguro yun. Nabanggit ba ako ni Elaine? Bakit ka naman niya babanggitin? Wala lang, kasi ano eh. Kung hindi ko siya iniwan sa tapat ng bahay niya, baka di siya nadukot. Alam mo kasi, Arnold, siguro ikaw talaga yung malas. Ha? Si Elaine, nung hinatid mo, nawala. Tapos si Paloma, ikaw ang huling kasama, nawala din. Buti na lang, nailigtas pa rin. Hindi nawala si Paloma. Nagpaalam pa nga sa akin na uuwi siya ng probinsya eh. Kasama ng asawa at anak niya. Ha? May pamilya na siya? Oo. Seryoso talaga yan kasi si Paloma, eh, no? Alam niyo ba, nakwento ko kay Elaine si Paloma. Ang sabi ni Elaine, may nakilala din daw siyang Paloma dun sa sindikatong pinagdalan sa kanya. Talaga? Pero, imposible naman na yun yung Paloma ang kilala natin, no? Sana, hindi si Paloma yun kasi mahal ko yun, eh. Paano nangyari sa kanya? Ay, alam mo, ang weird mo. Kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang. Oo nga, umanap ka lang ng iba. Siya. May pamilya na siya. Anak na. Mahal ko pa rin siya. Wala kang magagawa. Ay, Mal. Sabi pala ni Lola Cap, tumawag daw tayo sa ospital, sa kanila. Alamin daw natin kung may kailangan pa sila. Ay, oh. Na. Hello? St. Rafael's Hospital? Aba, pwede pong pakikonek ako sa Ward A? Salamat po. Pwede po ba magtanong? Ay, Kuya. Pwede ko bang malaman yung room ni Paloma? Paloma? Oo, Paloma. Pakita ka naman. Tama. Chip. Chip, tulog ka ba? Ay, sir. Walang nakakonfine na Paloma dito. Ay, Miss, imposible kasi. Sabi, itong hospital yun eh. Ward A. Paki-double check naman. Okay. May pasyente dun, sir. Pero hindi Paloma ang pangalan. Ano ba? Sir, salamat ha. Okay, tulog ka lang, Chief, ha. Makipag-kamustahan lang ako doon sa mga nurse. I'll be back. Ha? Nakuha mo dito, ikaw na naman! Ah, hindi. Nabalita ako si Paloma na hospital. Bibisitahin ko lang siya, Paloma. Wala. Paloma dito. Paloma! Rene! Ha? Nasa si Paloma? Kamali ako. Akala ko kasi nandito si Paloma eh. Alis na lang ako. Arnold. May sasabihin sana ako sa'yo. Kung ano man yung pag-uusapan natin, kung maaari sana sa ating dalawa na lang. Huh? Wala talagang Paloma. Ano? Posible yun. Nakilala ko si Paloma eh. Sa SPU1 dalisay ako. Isa akong pulis. At may mission ako na iligtas sa mga babae sa sindikato ng white slavery. Nagpanggap ako bilang babae at nagpakilala ako sa'yo bilang si Paloma. Ano? Sinalikan mo pa ako eh! Arnold,
na maunawaan mo ako. Tawarin mo ako kung nagpanggap ako sa'yo. Sige. Naiintindihan ko na. Kahit mahirap sa akin kalimutan si... si Paloma. Sana lang nakatulong ako sa mission mo. Palo. Si Cardo pala. Alis na ako. Sige, pare. Teka, akin na yan. Teka, pinigin mo na eh. Akin na yan, para kay Paloma yan eh. Wala naman eh. Si Cardo nandyan. Chip, alis na ako. Labo ninyo yung mga tao. God bless. Kulit ba siya? Sir, wala pa ho bang balita sa mga biktimang to? Wala pa eh. Registered kasi mga baril nila. Eh di, kasuhan natin yung mga bangkay. Illegal possession of firearms. Sana lang ho kayo mag-joke. Di pa nakakatawa. Okay, Anday lang. Ba't nagbabarilan tong mga to? Baka hired killer yung hinabol natin. Sigurado ka bang hindi kayo nakita ng dalawang polis? Sir, hindi. Si Diego lang ang hinabol nila. Nabaril pa nga po ng polis eh. Pero nakatakas pa din. Kung ganun, sigurado ka bang wala sila nakuha ang kahit anong impormasyon kay Diego? Sir, wala. Ma'am, ito na po yung kuha ng CCTV dyan sa crime scene. Salamat. Thank you. Mukha ni Diego. Nakita ba nila? Sir, nakapagtago ako. Kitang-kita ko ang buong pangyayari. Hindi nila nakita ang mukha ni Diego. Ricardo, may bibigay nga po pala ako sa inyo. Ricardo, salamat po dahil niligtas niyo po si nanay. Huwag ka mag-alala, Junior. Kami ni Kuya Cardo ang bahala sa nanay mo. Talaga? Salamat nyo ka. Eh, paano nyo naman gagawin yun? Eh, napakapasaway na tong partner mo. Hay nako! Sabihan nyo nga po yung Kuya Cardo ko. Kasi po, ayaw po niya magpahinga. Tapos po, hindi pa magaling yung sugat niya. Manyok, bakit pati ang Ate Carmen mo, di damay mo? Tama naman kasi yung mga bata eh. Hindi ka pa dapat gumagalaw masyado para gumaling yung sugat mo. Naglaban na kami ni Ador. Patay na niya yung lahat ng mga kasama ko. At nung panahon na yon, sinumpa ako. Ako magpapatumba sa kanya. Nagkasago pa na kami. Nakita ko na napakalakas niya. Matatalo na niya ako. Naisip ko, tapos ako na. Pero, biglang may bumarel sa likod ni Ador. Nakita ko kung paano siya naghingalo. Hindi po ako ang pumatay kay Ador de Leon. Ang tunay na pumatay ay walang iba kundi si Police Senior Inspector. Ayan. Patay na. Joaquin Wason.